18th and 19th century homes still standing, Taal brings us back to our historic past. When one walks through Taal streets, one runs across the products of tradition, Balisong, Panocha, Tabarong Tagalog, among many others. We are in the home of Armando, or better known as Dindo Montenegro, whom I always refer to as the cultural attaché of Taal. He will regale us with not only historical tidbits, anecdotes about Taal, but his family's famous heirloom recipes. I would like to ask Dindo Montenegro to join me here. This is his home after all. Dindo! Hi! Hello! How are you? Ay, kamusta? Ay, magaling kay bumalik. Ay, hindi ko. I'm glad you're back, no? Okay. Ang pakay namin dito ay pulungin ka. Hindi naman tungkol sa iyong cultural efforts. Alam ko naman ikaw ang major cultural animateur ng Taal. Pero pupulungin kita tungkol sa pagkain ng Taal. Ay, lalong magaling. At iya'y pagsabi nga ng Batangueño'y pagbusog, ha, ay laging malusog. Ay, naku, kaganda. Ay, itatanong ko, ano ba talaga ang Taal food? Ang nasabi mo ay, ang tunay na Taalenyo ay pag-uwi ng bayan ay dalawang bagay, ang makipagkuntahan at maghanap ng pagkain. Ano itong pagkain laging hinahanap? Ay, pag sinabi mong pagkain Taal, ay sinabi nga nila ay something like we inherited from our past ancestors, no? However, there is always like merong parabagang typical at distinctive na lutong Taal. Ay, yan ang gusto kong malaman. Isa sa pwede kong ibigay ay ang adobo sa dilaw. Oh, ano pang ipapakita mo? Ang isa pang kailangan nating makita, although ordinary sa mga tao at sinigang, sa bawat probinsya meron silang mga sinigang na kanilang version, but sa amin, pag sinabi mong sa Taal kakakain, abay kinakalay kay mayabang-yabang. Oh, ano yun? Mayabang dahil lang ang ipakakain mo'y mahal. At ito ang isdang maliputo na galing sa Taaleg, no? Na napakamahal na minsan ay pinag-aagawan at kinakailangan na ikay makauna para sigurado kang may maisisirbi at maipagmamalaki sa iyong mga bisita. So meron ba tayong... Ay meron din tayo niyan. Tayo'y magpapakita ng pagluluto at most importantly ay nandoon nga ang maliputo. Ayun, dititignan natin sa kusina. Yan. Pero gusto kong makita ang iyong kusina. Ayan. Ala, tara ang na. Kusina namin ay bihira ng makita sa mga kusina ngayon. Dangan nga lang at ito'y lumang bahay, ay di luma rin ang aming kusina. Luma ang tungkok. Tayo na? Tayo? Tayo na. Kitchen of the Montenegro House. Tignan naman ninyo, tunay na firewood pa ang ginagamit at tila mahirap i-control yung heat na yan. Pero as many traditional cooks aware, wala daw kapantay ang pagluluto sa firewood. Iba ang heat, iba yung intensity, mas madali nilang manipulate yung whether high or low fire. No? At Dindo, ano ang ating lulutuin? Anong gagawin ni Kadalisay? Ang magandang i-share sa ating mga manonood at sa ating mga kaibigan, kababayan, ay ang ipakita ang isang very distinct dish dito sa Taal pag sinabi mo'y adobong manok sa dilaw. Dilaw na ika nga ay that is turmeric. Umpisa natin. Importante na ang gagamitin yung baboy kasi kahit sabihin natin na ito ay adobong manok, hindi sasarap ang iyong adobong manok kung hindi ito may kasamang kaunting baboy. Okay. Kaya yung parte ng baboy na kambayado na iyong napabulakan sa Batangas ay hinalbos. So, nandyan na ang ating importante din medyo maluto mo ang baboy. Titiisin mo ng konti ang pilantik ng mantika at kasama iyan sa pagluluto. Pagka ikinagluluto ng kaunting baboy, kaunting sound will have to add to the flavor. Okay? Ang hindi daw napipilin sa kanya, hindi naman talagang nagluluto. Yan. So, kailangan yan. Pagka ang baboy na iyan ay medyo
Ito ang susunod, yung mga unang basic ingredients. Siyempre, sanay naman kayo magluto. Lahat kayo diyang nanonood ay nandyan ang bawang. Patututong ng kaunti lang. Pwede naman dire-diretso na kung ikinagmamadali. Ilalagay mo na rin ang sibuyas. Ha? Bakit may sibuyas ang inyong adobo? Ang ganun kami, yun ang aming kinalakihan. Ha? Sa turo ng mga matatanda, maaring ang isang putahe ay sabi bawang lang ang kailangan ay kinagisngan ng bawat nagluluto dito sa Taal at sa Batangas na laging may sibuyas. Habang hinihintay natin bumulak ang adobo, baka maaari nating magsimula dahil nga tayo ay multitasking. Okay. Dahil ang sinasabi mo, kailangan ang isang mahalaga sa adobo sa dilaw ay naigisa. At ika nga ay pabubulakan mo ng paayang-ayang. Ano yung paayang-ayang? Ang paayang-ayang is something like a slow process of cooking. Hindi iyan namamadali dahil kinakailangang kumagat ang taba ng baboy kasama sa manok. Maglalaban yung kanilang lasa. Kanina sinabi ko nga na hindi maaring gagawa ka ng adobo sa dilaw na ang pinakalaman laang ay manok. Hindi sasarap siya at hindi siya magiging distinctively Taal adobo. Ayun, okay? Ang susunod nating putahe, ika nga, sa Batangas ay ang sinigang. Mm-hmm. Ay, Ma'am Cora, ang sinigang ay napaka-ordinaryo. Kaya nga sabi natin, ang sinigang natin ay maaring ordinaryo, pero huwag ka, meron tayong maliputo. Maliputo. Maliputo na kasabihang, nakoy, hindi kaya yan ang aking bulsa eh, ay mahal iyan. Pero sa bawat Batanggenyo, kapag ang ikangay ang bisita ay espesyal, ito'y pinaghahandaan. Alika, ito ba yung susunod na? Ah. Nakakulong na. Ilagay muna natin. Okay. Okay. Sa lahat ng ating ikangay pagluluto, minsan ay kung kinagmamadali, itambak mo na lahat sa kaldero, maaari iyon. Ha? Minsan naman ay susundin mo ang tinuro ng mga matatanda. Kasabihang kinakailangan, ang kamatis mo'y maganda ang pagkahinog, at kinakailangan ang kamatis mo'y maduduro. Ha? Sabi ng iba, ay kailangan gayatin ang kamatis, hindi tama yun sa pagluluto ng sinigang. Kinakailangan, ang sinigang ay buo ang kamatis, hinog ang kamatis, at kapag ito'y nabulakan na at malambot na, sa sandok mismo, kinakailangan may isa ka pang sandok na iyong pipiratin. Ha? Sa Batangas ay dudurugin, or you have to press it in order that you can extract enough of what can be the tomato. Okay. The juice that will have to add to the flavor. Kailangan din sigurong alamin natin at ipaalam sa mga ating kababayan na ang maliputo ay isang klase ng isda na kapag ito ay magpuproduce. They spawn in the sea, but they grow in the lake. So they go out to Balayan Bay. That's it. Through the Pancit River. Through the Pancit River. And then they come back. They come back as they will have to grow. Okay. Or they will have to get to be raised, no? Okay? Okay. Now, ang importante ay malagay mo lahat ng ingredients. Sige, pagsabay-sabayin mo na yan. At yan itan. Muna po yan. Minsan. Matigas ang sitaw. So, uunahin ang mga gulay na mas matagal lutuin dahil malalabog naman kung isasabay-sabay. Okay. Yan. Pagka nabulak na, yan ang sinasabi kong ilalagay mo lamang ang mga final ingredients. Ha? Andyan yung mga madaling maluto katulad ng talong. Lagi kaming gamit ay talong Tagalog. Ha? Yeah. Hindi kami nagamit ng talong na mahahaba at ang aming paniwalay, iba pa rin ang lasa ng Tagalog version. Iba talaga ang native. Iba talaga ang native, no? Ngayon nga lang, ikahirap na ng manok na native. So, ayan, kagalisay. Ito. Okay. Observation lamang po, siguro mga ilang beses ko nang ginagawa ito. Sa mga traditional cooks, ni isa wala akong nakitang tumitin. Kasi, totoo mo ba yun, naaamoy nyo? Mm. Sa amoy nyo lang, ay alam nyo na kung tama yung timpla. At saka yung paunang tansya sa pag-seasoning. Yan ang tanda ng traditional cooking. So, we will now experience the hospitality of the Montenegro household. And we have Dindo to thank very much for it yet another time.
Alam ko dadalwa ang ating iniluto sa kusina, pero inilatag na ang lahat. Kailangan sabihin mo sa akin kung ano-ano itong ito. Sabi ko sa Imam Cora, when you talk of Batangas hospitality, ihatag, ilantad mo ng lahat ang kaya mong iprepara. Kaya ito is the preparation and this is the final presentation of what can be distinctively Batangas and Taal dish. Okay, we'll start. Simulan natin. Ito yung ating niluto na sikat na adobo sa dilaw. Okay. Susundan ng lechada na gawa ni Tita Meli. Ito ay ang tuyong kalamyas na binabad at tinimplahan ng luya at bawang. Okay. Ha? May kaunti rin siyang parang ikangay lasang kaunting tamis at asim. Okay. Nandyan ang ginisang baguong balayan na lagi nang kasama ng kahit anong pagkain sa Batangas. Ere ang tawilis, maliit man, ay napakasarap at ika nga ay sabi nila ay walang kumpleto kung hindi nandoon ang tawilis. Na isa pa, ito naman ang tapang Taal. Ang maganda sa tapang Taal ay hindi katulad ng ibang tapa na punong-puno ng preservative at sweetener. Ang tapang Taal ay basically marinating with soy sauce, calamansi, and enormous amount of garlic. Nandito naman ang ipinagmamalaki kong gawa ng aking kapatid na sinabi ko kanina, of all the other siblings, she, even the youngest, no, siya yung nag-inherit ng skill ng aking mama, ng aming Lola Eli, na ika nga ay talagang alam niya ang tamang luto at tamang tipla. So ito ay magkot? Ito ay embutido. Ayan. Tapos alam na natin ang napakasarap na sinigang na maliputo. Ito naman ang estupadong Batangas. Tinatawag ng mga bata na minatamis na baboy, pero hindi nila alam na bawat lugar, katulad ng pinanggalingan nyo kanina sa Batangas City, iba ang tawag nila dyan. Ang tawag nila dyan ay, although it may have similarities, but sa kanila, yan ay humba. Okay, sa amin ay estupadong Batangas. Ito ang napakasarap na sinain na tulingan na kanina'y ginamit ko ang katagang paayang-ayang. Sa paglinis mo, pagkagaling sa palengke, linis mo, pinayait mo. Pinayait is yung pinres mo para dumapa ang isda. Kailangan yan ay pabulak lang ka ng pabulak, palit ka ng palit ng tubig para yung hangyot na malansa ang mawawala at tatama naman sa asim at konting gusto mong timpla. Ayan. Ito na ang ating panghimagas. Ayan. Panghimagas, ang katagang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang panghimagas is actually dessert. Mm-hmm. Ang sabi ko nga sa kanila, hindi kumpleto ang kainan kung hindi meron kang panghimagas or matamis sa Batangas. Most fitting to close this fabulous day within the shadow of the magnificent Taal Basilica. Maraming salamat to Attorney Antonio Pastor of Batangas City and here in Taal to Armando Dindo Montenegro and his sister Mayette and their entire kitchen crew for this magnificent